Okay. So let's start with ano muna tayo ha. We will create your own resume ha. Simple resume muna. So open with your Microsoft Word, you click the start button ha. Ito start button. So yan ha. And then of course nandito yan no. Kung wala diyan, pwede kayong pumunta dito. Pag nagbukas kayo, automatic yan no. Pag bukas ninyo, may lalabas dito. No? So nandito si Word. So click niyo lang to si Word. Again guys, dito tayo sa mga ano hands-on na yung mga topics na or lessons natin ilalagay ko lang doon sa classroom. So you can browse, ha? You can read all the topics all about computer. Okay? So choose blank document. Okay, so this is your blank document. Makikita niyo ba? Lalaki ang photo. Yes, this is your Opo, sir. Okay, sige. So this is your Microsoft Word area, work area. Okay? So before you start guys, you click no spacing ha, wag si normal. Kasi pag si normal kayo sa styles, normal ang pinili ninyo. Pag press ninyo, magdo-double space ha, no? May space sa gitna. So click no spacing ha. No spacing ito. No spacing, kita nyo ha, may nakasulat yan, no spacing. So dyan tayo. So we have the tabs. No? Sa Microsoft Word, we have the tabs. We have the file tab. Ayan, yan si file tab yan. Home tab. Si home tab, ito yung laman niya. So mapapansin nyo, pag click yung ganyan, puputi siya, yung tab puputi. Sa loob niyan, meron siyang kanya-kanyang mga buttons. No? So start with home tab. Nandito si paste. Format painter. Si cut, si copy. And then, so this is under clipboard group, ha? Clipboard group. So marami din, marami sang ano, kumbaga sa putahe, marami sang tab, no? So meron siyang laman dito. So pag linik natin si font, so ito si font group, nandito yung font style. No? Pipili ng style, ng text. So pipili lang kayo dyan. Tapos we have the size. Okay? We have the size. And then we also have ito. So halimbawa nag-encode ako ng pangalan. So sampulan natin ha. Okay. So sinasabi ko kanina, ang purpose nito, for example, ito si Gibson Olaso. Gusto ko siyang kopyahin. So click mo lang, highlight mo muna yung Gibson Olaso, copy. Sa position mo, saan mo ba kukopyahin 'yan? O kung dito nilalagay, pwede kayo mag-control V sa keyboard, control V, victory ha, control, victory, control V, control V, control V, or pwede kayo mag-right click and paste, right click, paste, or pwede rin ito, paste, 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 paste. Bahala kayo kung anong pipili ninyo. Ulitin ko lang, so pwedeng highlight, tapos copy. And then, dito sa baba, pwede kayo mag-control D. Pwede rin mag-right click, paste, or pwede rin click si paste button. Ito, paste. So, tatlong klase siya, ha? Bahala kayo kung anong choice ninyo sa tatlo. So, lahat yun ay paste, ha? So, paste. Okay, next. So, yun ang gamit, ha? Copy, cut. Si cut naman, palibawa, ito, tatanggalin ko, ikakat ko siya. Cut. Ililipat ko sa baba. Si cut, partner ni paste. Si copy, partner din niya si paste. Ha? So, ibig sabihin ng cut, tatanggalin mo, ililipat mo siya. Cut, tapos itatransfer natin. For example, dito sa baba. So, that is cut. So, copy. Pwede sabay-sabay. And then, sa baba, i-paste natin. Right click, paste, or control D. Yan, pinopia niya. Now, for example, ito si Gibson Olaso, gusto kong baguhin yung kanyang font. So, ang font na gusto ko, let's say for example, Algerian. Yan. So, ginawa ko siyang size 24. Tapos, binold ko siya. Kasi ibig sabihin si bold na nagdaging ano, thickened siya. Naging dark pa siya lalo. No? Naging italic, kapahiga, kapaislan, and then, underline. Si underline, maraming klase. No? Pwedeng itong underline na to, pwedeng double underline, pwedeng yung
makapana-underline, pwede rin dotted underline. Click lang, pipili lang kayo ng underline. So marami selection dyan. Ayan yung mga underlines. Sample ng mga underlines. No? More underlines meron pa. Underline color. So pwede lang, pwedeng kulayan natin si underline. Okay? So ganun lang kasimple yung gamit niyan. Bold, italic, underline. Si underline, maraming selections. No? Iba't ibang klaseng underlines. O underline styles. Okay? Next. Papalitan ko, halimbawa, ito si black color, gagawin ko siyang maroon. The font color, tapos hanapin si maroon na color, let's say green na lang, green. Yan. Tapos, pwede natin lagyan ng text highlight color. Maglalagay tayo ng highlight color sa text. Okay? Pwede rin tayo maglagay ng text effect and typography. Yan. So, pipili tayo dyan. Pili lang kayo. Okay. Next. Anong gamit na ito? So, kung kanina, gumamit tayo ng size of font size, nilakihan natin ito. Nilakihan. Okay? So, pwede rin naman palang gamitin ito. Decrease and increase. Ha? Kung tinatamad yung gamitin kasi medyo mahabang proseso, meron naman isang tab na pwedeng gamitin sa isang button na pwedeng gamitin para palakihin yung text, oh, mas mabilis. Pwedeng paliitin, pwedeng palakihin. Okay? So instead of using font size, gamit na lang kayo ng increase decrease. Ito. Okay? So ganun ang gamit niyan. So nasa inyo 'yan, gagamitin niyo 'to or ito na lang gagamitin ko. Now, anong gamit nito? So this is sentence case. 'Di ba si sentence sa dulo may period? Okay? Ito to, yan. Lowercase, ibig sabihin, lahat ay lowercase. Hindi lang gumagana kasi ang ginamit ko Algerian. So, gamitin natin si Arial. Yan, si Arial. Ha? Si Arial ang gagamitin natin. Kasi pag gumamit tayo ng Algerian, automatic yan, lahat capital letter. Baguhin mo man siya, capital letter pa rin. So, gamitin natin si Arial. So, highlight ulit. Highlight yung pangalan. Tapos, halimbawa, gusto ninyo naka-sentence case. Okay? Gusto nyo naman naka-lower case, lahat small letters. Gusto nyo naman uppercase, lahat capital letters. Gusto nyo naman capitalize each word. So, kada una ng first letter ng word, magka-capitalize the rest small letters. Okay? So, huwag kayong makontis iba kasi bura ng bura. Backspace ng backspace. Eh, pwede naman gamitin. Tinuro naman pala ni sir ito. So, puntahan ko na lang to. Pili na lang kayo ano bang gusto niyo sulat. All capital letters ba? Small letters lahat? Or yung first letter is capitalized? And then, we also have toggle case. So, toggle case yung parang sa cellphone natin, di ba? May small, may big. Kumbaga, pinaghalo-halo. Okay? So, kung hindi mo type yan, ibalik mo lang doon sa sentence case. Hindi mo pa rin type yan, punta ka doon sa capitalized each word. Kasi yun talagang dapat. Kasi pangalan yun eh. First name, first letter of your name, capitalize. Then middle name, capitalize. And surname, yung first letter of your surname, capitalize. So yun ang tama. Okay? Next. Halimbawa, meron akong ganito. Eh gusto kong gawin din nga, kamukha-kamukha na ito. Eh ulitin pa ba natin pa isa-isa yan? Ano bang ginawa? Siyempre, nakalimutan na natin. Anong size nga ba yun? Ano nga bang font nun? Ano bang kulay ang ginamit? Siyempre, di ba, ganon? So, matagal gawin. Kung iisa-isahin lahat yan, gagawin mo. Kamukha-kamukha na ito. So, ito lang ang gagawin nyo. Pag halimbawa, meron kayong mga paragraph na pagkakatulad lang yung mga sizes, yung kulay, yung gagawin nyo lang, gamit lang kayo ng isang button. Ito lang, format paper. So, paano gawin yan? So, highlight first yung word na gusto mong gayahin. Ito, na-improve ko na. Nalagyan ko na ng color, ng karoon ng underline, tapos capitalize each word. Gusto kong gayahin. Ayoko na paulit-ulit na pindot ng pindot. Eh, ang daming pangalan yan eh. Gusto ko isang ano lang, isang bagsakan lang. Gawa na kagad. Ayun lang, highlight. O kahit isang word lang, pwede. Isang word lang na ganyan. O pwede, gusto mo naman, lapin mo na. Gagayahin ko to. No? Tapos, format painter. Double click. Ha? Pag dinown mo yan, pagpunta mo dito, mapapansin mo, meron siyang brush at may i-beam.
nakita niyo, brass and I-beam. So, ibig sabihin yan, ipipaint mo siya. Pag pinaint mo yan, release, o bitawan si left part ng mouse. By the way, depress si left part ng mouse. No? Pag binitawan mo sa left part ng mouse, ayun siya. Naging kamukha nung gawa na natin mo muna. No? So, ganun kasimple. Paano gusto ko ito lahat, sir, na magkakatulad? I-highlight ko na lahat yan. O, itong nasa baba, gagayahin ko rin. Ayan, na-highlight na natin. So, mas mabilis na trabaho. No? Mas mabilis na trabaho. Hindi na ako nag-isa-isa na nagpalit ako ng mga font, font color, font size. So, isa lang ang ginawa ko, pinopia ko siya. Ulitin ko. So, to go back, Ctrl-Z lang. Ctrl-Z or undo. Ito. Ctrl-J or Zebra, Ctrl-Zebra, Ctrl-J. Oh, ipapalik natin sa una. Oh, yan. Yan. Isa pa. Yan. So, isang sample lang ang ginawa ko. Akit natin. Ito lang. So, in-improve ko siya sa pamamagitan ng paggamit ng ito, ng font, font size. Tapos nag-bold ako, nag-italic, nag-underline, namili ako ng underline. Tapos, naglagay ako ng itong highlight, no? Naglagay din ako ng font color. So, nagawa ko na siya. Pagdating dito, uulitin nyo na naman, di ba? Gaganan niya ganyan ka naman, bold. Tapos, size, napakatagal, eh, ang dami niyan. So, ang gagawin lang, i-highlight mo lang, kung na-improve mo na o nagawa mo na yung isa, either isang word lang o isang letter lang o isang buong word, so buuhin mo na kung trip mo, and then double click on format painter. Tapos pagpunta nyo dyan, makikita nyo si brush, diba yun, no? Si brush na kasi i-beam, i-brush mo siya kung sino bang lalagyan mo o gagayahin mo. Ilahit-lahatin na natin yan. So yun yung output niya, kinaya niya. Okay, next. Burahin na natin to. Sobura. Burahin natin. Ctrl-Z na lang. Ctrl-Z. So, tapos pwede natin delete. Ang delete natin ang dito sa tabi ni insert o sa taas ni backspace. Ha? Sa taas ng keyboard. Or pwede rin kayong, pwede nyo rin click tong cut. So, pwede rin backspace nyo na lang. Okay? So, tanggal muna natin yan. Okay. So, dito naman, meron tayong makikitang, ito, kita nyo ito, subscript and superscript. Kapag sinabing subscript, for example, di ba sa chemistry, yung mga chemical symbol, di ba, halimbawa, CO2, CO2, di ba, C2 nasa baba ni O, dapat yan, chemical symbol. Paano gawin natin yan? Okay? So, lakihan natin yung size. Ayan. Kasi si C2 dapat nasa baba niya, no? Nasa side lang ni O. Kasi O2. C2 dapat naka-subscript yan. Ibig sabihin sa baba. So, ang i-click natin ay ito. Or pwedeng control plus equal. Control plus equal. Okay? Or click nyo na lang to. Ayan siya. Okay? CO2. Pag sa baba, okay naman. What if naman, algebra naman, sa algebra. X to the exponent of 2. Diba? Paano gagawin yan? Lakihan natin. Anyway guys, naka-record to ha. Yung medyo nahirapan sundan, naka-record to ha. Silalagay ko lang ito sa channel. Doon nyo lang panunuorin ha. Okay. So, X to the exponent of 2. Ito, nakatabi lang kay X, pero dapat nandito yan sa taas ng X. So, click mo naman si superscript. So, superscript. Ay, highlight mo muna to and click superscript. Ayan. So, nasa taas na siya. Okay? Para makatotohanan, pwede mo liitan yung size. Ayan. Ganyan. Okay? So, ito magagamit nyo to sa chemistry ninyo. Ito magagamit sa algebra, yung mayroong mga exponential, ha, exponents. So, yan ang magagamit yan. Gamit na ito. Okay? So, yun lang naman ang purpose yan. Ito naman ay strike through. Sa gitna lang magkakaroon lang ng underline. No? Bawa ito yung strike through mo rin. Sa gitna magkakaroon lang ng underline. Okay? So, hindi naman natin kailangan yan. Tanggal nyo lang yan. Okay? So, ang tinuturo ko yung mga
importante. Now, isi-center natin to. So, this is, ito ay naka-left aligned, no? This is left aligned or paragraph alignment is sa left. So, pag sinenter natin yan, kiklik ko lang to. Ano? Kung ilalagay sa right side, click mo lang to. So, ano naman ito? Halimbawa, nag-encode ka, di ba? Pag nag-encoding ka, nag-type ka dyan ng mga words. So, for example, nag-type ka dyan. Encode. Di ba, usually, hindi yan pantay-pantay pagdating dito sa dulo. Yan. Sample lang to, ha? Pakita nyo? Hindi sa pantay. Pansinin nyo yung mga magkasindulo niyan, hindi pantay. No? So, para magpantay, ang gagawin nyo ay highlight. Ha? Or, pwede nyo ilagay na lang sa pinaka-end na letter. And then, click justify. So, paragraph, justify. So, para dito, lahat, imbawa, gumawa ka ng letter, paragraph, sa gilid, lahat pantay-pantay. Kanina kasi hindi pantay. Naka-left aligned. No? Para magpantay yung dulo, usually ginagamit ito pag gumagawa tayo ng letter of intent or letter of application or mga memos nung ginagawa natin sa mga sa offices. So, ang gagawin mo lang is to, wala, may pumasok. Yan. Okay. So, ang gagawin mo lang, since hindi pantay dito, lagay mo sa dulo or pwede mo rin siyang i-highlight lahat, click mo si justify. Control J. Yan ang kanyang keyboard, ha? Yan. Shortcut key yan, ha? Control. O pag pinoint natin dyan, mapapasin nyo, si left align, control L. Si center alignment, control E. And then left right alignment, control R. Madaling tandaan, control L, left. Diba? Pag center, control E. O pag right alignment, control R. Pag justify, pantay sa gilid, control J. Ha? Click mo lang. O yan, pantay na sa alignment, justify. Kasi si justify, ginagamit yan pag paragraph form yung ginagawa ninyo. Or letter form, ha? Sulat. O memo. So yun ang gamit yan. Okay? So what else? Yun lang ang importante dito, ha? Dito, ang mahalagang gagamitin natin. And then also this one, background color, ito, fill color, so maglalagay ng kulay, na background ng character ninyo, yung paragraph ninyo, gusto yung lagyan ng kulay, gamit lang ito, ha, ganyan, okay, and then ito, spacing, so ito ay naka one spacing, ang ginamit natin ay no spacing, gawa natin 1.5, medyo may space, 1.5, 1.15 to 2.53. Okay? Halimbawa, pinagawa ko kayo ng letter. Okay, yung spacing na gusto ko mangyari ay 2 spaces. No? So, ang gagawin nyo, highlight nyo lang ito. Puntahan nyo to. Type under paragraph group. The line and paragraph spacing. Click nyo yung down arrow. Lagay nyo sa 2. So, that is 2 spaces. So, dalawa. May space sa gitna. Okay? O pag sinabi ko naman, okay, no space. O, lagay nyo sa 1. Pag sinabi ko naman, 1.5 ang space. O, click nyo lang yan. O, 3 spaces. O, yan. So, yun yung gamit nito, ha? Kasi baka mamaya, kasi may mga directions na ako na ilalagay, 2 spaces, eh hindi nyo natandaan. So, dito lang sa under paragraph. Okay, tandaan ninyo, pag halimbawa mga about sa pag-format ng character, naandito siya sa home tab. So, dito nyo lang hahanapin yan. Okay? So, okay na tayo dyan. Next, yung mga importante lang inano ko sa inyo para sige makalimutan, ha? So, burahin ko muna to. Maburahin natin yan or mag-control line na lang ako para panibagong ano, blank space lang, blank form. Okay? So, ito naman si insert. Usually, table lang ang gamit natin dyan, ha? Gagawa kayo ng table. Limbawa, gagawa kayo ng... pinagawa ko kayo ng table. No? So, limbawa, 5 columns. Tapos, sinabi ko, 5 columns, 5 rows na table. O, gagawin mo lang.
Magbilang kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 columns, 5 rows. Si column, ito ha. Ito si column ha. Pa-vertical position. That is column. Pag-row, pa-horizontal. Okay? So, 5 columns and 5 rows. So, magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 columns and 5 rows. So, 5 columns na yan. Now, 5 rows naman, pababa tayo. 2, 3, 4, 5. Ayan siya. Okay? So, lalagyan natin kunwari ng design. Yan, pipili lang kayo. Na para naman gumanda yung ating table. So, that is table. Okay? Tapos, halimbawa, sinabi ko, paki-center yan. O mag-encode, halimbawa, encode tayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5. Sinabi ko, center alignment. Pa-highlight ko lang yan. Wala dito si alignment, tama? Tinuro ko kanina si alignment nandito sa home. Okay? Andito si center. Ayan. Ha? Huwag yung hanapin si center alignment sa insert. Yan ay paggawa lang ng table, paglagay ng mga shapes. Okay? Or paggamit ng word art and paglagay ng text box. Okay? So, since ang sinabi ko ay you have to center the number, so, pupunta kayo dito and then punta kayo kay center alignment. O kung naka-right alignment yan, naka-left alignment, basta pag-alignment, pag-formatting, pag babaguhin niya yung mga character o editing yan, pupunta kayo kay home. Okay? So, center alignment ang sinabi ko, so click nyo lang. Okay, ito na. So, next. So, table yun ha, si table. So, halimbawa, maglalagay naman tayo ng shapes. Ito si shapes ha. Yan si shapes. Halimbawa, ang shape na ilalagay, kung gagawa kayo ng banner. No? Ito, banner. Stars and banners. Na ganyan kayo, gagawa kayo ng banners na ganyan. Okay? Pwede yung palitan ng kulay. Depende sa inyo. Okay? Pwede lagyan ng shape fill. Papalitan mo ng fill. Papalitan mo rin ng shape outline. Yan. And effects. So, meron din mga effects. Effects of reflection, glow, yan, shadow. Kung gusto mo may shadow yung gawa mong yung banner mo, di, pumili ka dyan. Ano bang type mo? Kanya-kanyang style kayo. Okay? So, pili ka ng ibang style. Kung hindi mo type yan, pili ka lang dyan. Marami naman dyan, no? No? For the banner. Okay, ano bang purpose ng banner? Siyempre, di ba, welcome to PMI Colleges. So, maglalagay ka dito ng text, siyempre. So, paano gawin ang text? Insert, word art. Napunta kay word art, pili kayo ng text. Halimbawa, ito. Yan. Ulitin ko, ha? Insert, word art, tapos pili kayo ng text. Yan. So, dalawa na, kasi dalawang pinili ko. Pwede mo siya ilagay dyan sa gitna. Ito. Ha? So, ito, i-remove na lang natin isa na lang. Ayan. Ito na lang gagamitin natin, text. Ha? Kailangan i-click nyo yung line para maging solid line. Ayan, ha? Naging solid line na siya. Ha? And then, wrap text and in front of text. Kasi lalagay natin sa ibabaw. Para, pag hinila mo man yan, kung saan mo mandali yan, sasama yan. Kasi naka-wrap text na siya. Ibig sabihin, yung command na gusto mong gawin, masusundin niya. Sunod-sunura na sa'yo. Okay, let's say for example, welcome. O, capital letters natin. Yan, welcome. Gigita natin. Okay? Pwede kayo mag-copy-paste para kamukha-kamukha din niya. Copy-paste o Ctrl-C or punta kayo kay home, copy. Or pwede rin kayo mag-right click dyan. Right click, copy. And then ilagay nyo dito sa baba. Paste. Or Control V. Yan. Ilagay mo dyan. 2. Welcome to. O, tapos, kulang pa sa ng isang welcome to PMI. So, maglagay ka na lang dyan. Lilitan mo lang yung size. So, paano lilitan yung size? Pupunta kay home. Lilitan yung size. Yan. 2. Yan. Tapos, copyin mo ulit ito.
right click or control C. Right click, copy, and right click, paste. Or control C, control V, ha, victory. Control C or control V. Yan. Welcome to PMI colleges. Banner to, ha, banner. Pero hindi pa ito yung activity nyo. Ano pa lang tayo? Lesson pa lang, ha, lesson. PMI colleges. Ha, kung sa tingin ninyo malaki, ano gagawin nyo? Pupunta kayo kay home, tapos litan nyo yung size, no? Sa tingin nyo malaki-malaki yung ano, yung PMI colleges, ulitan nyo. Ganyan. And then, pwede magpalit ng kulay, ha? So, again, pag clinic nyo siya at may nakita kayong ano, naka-broken line, ibig sabihin, hindi pa yan gagana, ha? Baka, nagpalit-palit ka din ng kulay. Ayan. So, kailangan i-solid line nyo muna to, ha? So, solid line nyo para gumana siya. Ayan. So, papalit kayo, halimbawa, violet or purple or red color. Ito rin. Mag-change kayo ng kulay. Yan, ganyan. Tapos ito. Click mo na, kailangan naka-solid line siya. And, hanap tayo ng ibang ano, color na babagay. Yan. Tapos green na lang. Through the use of the shapes lang. Shapes, yan. Gagawa ng banner o anong paggawa ninyo. Diba, mga comments, like sa comics, diba, may mga ganon. Maglagay kayo ng mga ano, mga comment diyan. So, pwede niyo gamitin 'yan, ha. Bawa gagawa kayo ng mga script. So, pwede niyo gamitin 'yan, no. Tapos may mukha kayo dito, may tao nagsasalita, tapos i-code lang din yung mga sasabihin, ha. Tapos yun lang 'yung ano mga sasabihin kunwari. Meron siyang ano, may sinasabi. So, nandito yung image ng tao. Through the use of ano lang tayo, sa shapes tapos dito sa ito, callouts. Ang tawag dyan, ha, callouts. So, maraming selection ng callouts. Yan, o. Oh, yan. Sabihin, comments, ha. Magko-comment kayo dyan. Okay. So, kanya-kanyang, ano, kanya-kanyang designs. Okay? Next. So, we're done with the, sa picture, ha. Kung may mga picture kayo, pwede kayo kumuha dyan. O, meron pala tayong online picture. Ah, sige. Online picture tayo. Halimbawa, ano na lang, a person, sana may lumabas, para yan, mag-i-insert siya doon sa, ayan siya, oh, kita nyo, hindi pa siya nakarap text, pag nakita nyo, nasa likod, diba, nasa likod, so gagawin nyo, i-click nyo yan, diba, nakaganyan, i-click nyo yung tao, sobrang laki eh, no, i-rap text ninyo, pwede nyo siyang ilagay sa in front of text or behind text. In front or behind text. So, let's say, behind text na lang. Andyan siya sa likod. So, pwede mong ligtan yung sa isang tao. No? Gumamit ako ng picture sa online na kasi wala ako nakasave dito sa computer. O, halimbawa, salita ito. How are you today? Ay. Ganyan. Okay, tapos kunwari dito sa kabila, naglagay din ako ng isa pang ano, online picture. Person. Ayan, click, tapos insert. Ayan, tapos click mo yan, wrap text, pwedeng behind or in front of text. Pag behind, sa likod siya ng ating ginawa. Pag in front of text, sa ibabaw siya. No, natakpan yung ginawa natin. So, pwede mo siyang ilagay sa behind text, tapos hila. Bakit tayo nag-wrap text? Para gumalaw yung ating image. No? So, dito. For example, lalagay natin sa callouts natin, I'm doing good. Okay. So, isa na lang. Isa pa. Insert. No, para makita ninyo, ha, picture. Yan. Tapos. Okay. Tapos, i-click natin si picture, wrap text. Again, it's either behind or in front of text. It's up to you, ha.
Kung wala naman tatakpan na text, pwede kayo mag in front of text. Pero kung meron, behind. So panigurado mag behind na lang para wala talagang matakpan. Ayan. Ayan. Ha? Lalagay nyo lang dyan. So by the way, pag nag-ano kayo, nag-resize kayo ng image, i-press nyo si shift. Ha? Si shift para yung kanyang size, yung kanyang image, hindi na babago, hindi nagiging pixelated. Ha? Hindi siya naging pixelated. Halimbawa, sumagot naman itong isa. Nice to hear that. Welcome to Mari, ganyan. O caps lock. O caps lock or capital letters, ha? Yan. So, meron na tayo, kunwari, nag-convo sila, may conversation. No? So, using callouts. No, marami pa naman pagpipiyan kayo dyan. Merong arrow. Kung gusto, i-arrow-arrow ninyo. I-arrow-arrow ganyan. Tapos may mga sizes ng arrow. Anong size? No? Gaano kakapal? So, depende kayo, sa inyo kung anong pipiliin ninyo. Okay? What else? Yan. Sa shapes. Okay, meron din tayong black arrows. Black arrows. Yung medyo makapal na arrow na ganyan. Kasi ito, pag may mga ginagawa tayong mga organizational chart, may mga araw-araw tayong gagamitin dyan. Ha? So, pwede rin palitan ng kulay yan. Na, yan. O, kung hindi mo type yan, magpalit kayo ng shape field. O, pwede mag shape outline. Pag outline sa gilid, anong kulay ng gilid? Anong gusto yung kulay ng gilid? Kung gusto mo naman, limbawa, naka-shadow o naka-reflection, o naka-glow lang siya, glow. O medyo may background ng highlight lang sa likod. So, saan natin kinuha yan? Again, dito sa insert, shape, tapos nag-arrow tayo or lines. Or ito, ginamit na rin natin itong isa, yung black arrows. No? So, nakapili. So, ito na siya. Click si format. Tapos, pili ng kung anong gusto mo dito. Or kung ayaw mo dyan, punta ka dito sa shape field. So, pansinin nyo, dapat ito naka-box. Oh. Dapat naka-activate. No? Shape field. Tapos, naglagay tayo ng outline sa gilid. Anong kulay ng gilid niya? Okay? Naglagay ng shape effects. Ang ginamit ko rito ay nag-glow. Glow ang ginamit ko. So, para may background yung arrow. Okay? What else? Sa shapes, so nagamit na natin, word art. Ang word art ha, para dito sa text ha, yung welcome to PMA Colleges. Si text box, ay bawa, gagawa ka ng comment, no? Comment. Aside from using tong callouts na to, you can also use text box. Si text box, just a plain box lang. Insert text box. Plain lang siya. Ganito lang itsura niya, no? Sa loob, makakapag-encode ka rin dyan. How are you? How are you today? So, ganyan. Ha? Pwede ka maglagay dyan sa loob yan. Napansin nyo, pag in-enter ko siya, nag-double space na agad. Kasi hindi po ako nagpunta sa home at hindi po ako nag-no spacing. Ha? So, always tandaan, pag nakita nyo nag-double space, balikan nyo si home, kailangan nyo muna i-no spacing para pag-enter, walang space. Okay? I'm doing good. Yan. Tapos, enter. Yan, nice to hear. Ibig sabihin, nasa isang ilagay ko lang siya sa loob ng ating text box. No? Hear that, welcome. Ay, to PMI Colleges. Yan. So, again guys, ito ay gamit kapag halimbawa, meron kayong mga ginawa dyan na kailangan nyo lagyan ng palatandaan, ha? Palatandaan. Or kung gusto nyo rin naman gumamit ng callouts using insert and shapes, tapos punta kayo sa callouts, pwede rin naman yan. Kaya lang, minsan gusto nyo plain lang, box lang. So dito naman kayo pupunta kay insert text box. So ganitong ganito lang. Si text box, pwede mo siyang i-center alignment, balik kay home.
Center alignment, again, yung alignment wala sa insert ha, nasa home. Center alignment, so para gumana lahat, i-highlight lahat ng word na gagamitin. Left align, center alignment, right alignment, justify. Ha? So, ang pangit ni justify dito kasi hindi sa paragraph form. No? Hindi paragraph form. Magagamit nila si justify kapag paragraph or letter ang ginagawa ninyo or memo. Okay? So, balik natin. Ilagay lang natin siya sa say center alignment. No? Sir, pwede po ba itong lagyan ng background? Pwede po natin lagyan ng background yan. Paano? Punta ka dyan. Tapos, parang ano lang din sa callouts. No? Yan. O pwede ka rin mag-shape fill. Ikaw mismo pipili ng shape fill mo. No? Shape fill o shape outline. Again, ang outline sa gilid. Ha? Sa gilid. Pansin nyo, nagkulay pula. Ang si shape fill, yung loob, laman ng loob. Yung kanyang background mismo ng box. Ha? Laman ng box o kulay ng box. Ha? Shape, that is shape fill. Shape fill. So, palitan natin. Mamari red, blue, violet, green, or whatsoever. Ha? And shape outline sa gilid ng box. Nagkukulay din siya sa gilid ng box. Okay? And shape effects, pwede rin tayo maglagay. Reflection, kung ano nakikita niyo dyan, pag clinic mo yan, yung kanya magiging reflection. Kung shadow, kung anong shadow nakikita niyan, yung kanya magiging shadow. Okay? Kung hindi mo type, balikan mo lang siya. Shape effects, o pwede ka mag soft edges, bevel, 3D rotation, pwede rin ganun ha. Pwede sa mag 3D rotation na yan, no? Ha? Depende sa inyo kung anong effects ang gusto yung mangyari. Ha? Hindi ko ididikta sa inyo na gumawa kayo ng ganito. Ito yung shadow gagamitin. Hindi na. Kasi daming selections. I-navigate ninyo, ha? Pumili ng gusto ninyo. Yan. Let's say ito. Yan. So, yan ay sample ng ating mga callouts and text box. No? Tapos, nag-insert ng image. Naglagay tayo ng insert word art. At naglagay tayo ng shapes or banner. Naglagay ng arrow, na back arrow, and naglagay tayo ng table. Okay, so far, yan ang gagamitin natin dito, ha? Text box, word art, yan lang. Shapes, picture, table. Okay, design. Sa design, wala naman tayo. Watermark lang. Ang watermark, na parang yung sa ano, tawag na ito, yung mga nakagamit na ng ano, yung editor, di ba? Hindi natatanggal yung watermark kasi nilalagyan ng watermark. So, dito lang natin yun makikita sa design. Watermark. Tapos, halimbawa, ito, do not copy. Ayun o, kita nyo, may nakasulat yan, do not copy. Ibig sabihin, may pagmamayari ko yan. Kopyahin nyo man yan, pero nandyan lang ako. Ako mayari yan. Okay? So, watermark, do not copy, pa-horizontal. Tapos, meron din, pa-slant. Confidential na nakasulat. Pa-slant na do not copy. So, dalawang klase, confidential na naka-slant, horizontal, do not copy na naka-slant, and do not copy naka-horizontal. Ay, naka-tama, naka-horizontal. Okay? So, yan ang watermark. Page color. Nasa design yan, ha? Si page color. Ibig sabihin, lalagay mo ng kulay yung page na gagamitin mo. Ayan. Ano pang bagay? Kunwari, yan. Yan ang page color na gagamitin nyo. And page border. Sa gilid ni border, maglalagay ka ng design. Dito ko ha. Balik tayo. Control Z. So, yan lang ang ginawa ko. Magwa-watermark kayo. Kung gusto niyo mag-watermark, kung wala, remove mo lang. Remove watermark para walang watermark. No? And then page color to add a color of your page or a color of your work area or sa band paper ninyo pag print out na may kulay. Yan. Page color, ito na. And page border, yung parang frame. Maglalagay tayo ng frame, no? Pili natin si box. And style, ano bang style gusto ninyo? Pili kayo. Halimbawa, itong style ang gusto ko. Anong color? For example, red color. Ilang width? Yung kapal niya, ha? Kapal, ng width ng kapal niya. And art. Pwede na kayo gumamit ng art, ha? Since gumamit tayo ng color, wala si art. Okay? So, color muna tayo. Color. Okay. So, nagkaroon siya ng frame sa gilid. Ulitin ko, ha? Nagkaroon siya ng border sa gilid, no?
Halimbawa naman, ang gagamitin ko ay art. So, hindi lalabas si, ano, hindi nalalabas si box, yung frame. No, kapag ang ginamit natin ay art. Kanina kasi, unang pinili kagad natin, nag-box kagad tayo, pumili tayo ng anong design, style, pumili ng color, and pumili tayo ng width. Pero kung halimbawa, none siya, at pinili natin ay si art, ibig sabihin, walang box o walang frame. Ang pipili natin ay art. Bawa, ang pinili ko ay ito, heart. No? Tapos, i-click ko lang si OK. So, magiging heart yung kanyang frame. Okay? Ulitin ko, isa pa. Page border. Kung gusto nyong naka-frame o kayo mismo ang pipili ng box ninyo, click nyo lang si box. Tapos, anong style? Pumili ng style. Anong color? Pumili ng kulay. May art, hindi na yan gagana. Nakanan na siya kasi inuna mo na si box. Eh. Ito na, ibig sabihin, ito yung choice mo. And then, halimbawa, ang gusto mo lagyan ay buo. Ayan. Kasi pag tinanggal mo yan, left and right, mawawala. No? Tinanggal ko to, tinanggal ko to, tinanggal ko yan, tinanggal ko to, wala na. Paano bang lalagyan? Halimbawa, baba, gilid lang, left side and right side. Yan. Pwede yan ganyan, no? Ayaw mo lagyan yung dito, ayaw mo lagyan sa baba. Ni-remove ko sa dito. Pero kung lahat gusto mo lagyan, click mo lang yan. Kung may isa dyan na gusto mo mawala, click mo lang kung aling side bang gusto mo mawala. O ito ba sa baba, o ito ba sa taas? O gusto mo sa taas may bakante, sa baba lang may frame? It's up to you. Okay? So kung lahat naman, click mo lang yan, then click OK. So, before you start typing your resume, ang sabi ko, you always click no spacing. Okay? Next, click layout. And then, una si margin. Si margin, pipili kayo. Pag normal, ibig sabihin, sa top, ang size sa top, 1 inch or 2.54 centimeters. Sa baba, 1 inch. Left, 1 inch. And right, 1 inch. Okay? So normal siya. So 2.54 centimeters, 2.54 centimeters. Sa bottom side, 2.54 centimeters. Right is 2.54 centimeters. Or 1111, 1 inch, 1 inch. Okay? Click. So nakaano na yan, ha? Next, orientation. So dalawa ang selection ng orientation. We have portrait and landscape. When you say portrait, that is vertical position. Patayo. Pag landscape, pahiga. Okay, liitan ko para makita nyo. Yan. No? Pag orientation, portrait, patayo. Orientation, landscape, pahiga. Okay? So since resume to, portrait tayo. Size. So ang dalawa lang ang pipili nyo dito is either letter size or legal size. Pag sinabi nyong letter size, yan po ay short band paper. Pag sinabi nyo legal size, that is long bond paper. Ha? Sa size ng, yung size ng ating bond paper is legal size, ha? Yung long bond paper. Meron din tayong American size. No? Pag letter size, that is 8.5 by 11 inches. Okay? Ito ay 8.5, yung height niya ay 11 inches. Pag legal size, 8.5 inches horizontal, ang height niya ay 13 inches. O pag American standard size ng bond paper, 8.5 by 14 inches. Mas mahaba doon sa bond paper natin. Kaya minsan, guys, ginagamit natin yung American size pag nag-encode tayo dito sa Microsoft Word. Ngayon, pag nag-print tayo, putol. Kasi ang gamit natin yung bond paper, yung size natin na 8.5 by 13. Eh, nakasize na dito sa Word ninyo, 8.5 by 14. So, pag print out ninyo, putol siya. Okay? So, dapat letter and legal size lang. Again, letter size, short. Legal size, long bond paper. Okay? So, letter lang tayo. Isang page lang naman ang gagawin. Balik tayo. Ito na siya, ha? Zoom out ko lang para makita ninyo. Next, go to home.
size, nag-size na tayo, di ba? Meron na tayo letter size. Yun lang naman, margin, orientation, tapos size. Huwag na si column. Si column kasi, magdi-divide itong inyong page ng dalawa. No? Three columns, two columns, mahahap ito. Isa, dalawa, tatlo. Okay, kung dalawa naman, isa, dalawa. Mahati sa, kumbaga dito, may guhit sa gitna. Mahati sa, pag nag-encode kayo, meron dito sa part na ito na word na tinatype ninyo, meron din dito sa right side. So since this is resume, one column lang. Yan ang standard, column lang, one column. So resume yung gagawin natin. So naka-size, naka-margin, naka-orientation na ito ha. Go back to home. Next, click paragraph center ha. Center button na center. Ito, sa paragraph group, click center button. Huwag kalimutan si no spacing ha, kasi baka may normal kayo, tapos enter kayo ng enter, sir, but may space to, eh hindi ka nag-no space. Ha, parang di pa ulit-ulit. Tapos type your complete name. Ang name ninyo, capital letter, ha? Ayan. So all caps, paano mag all caps? I-press nyo lang si caps lock dito sa left side, sa baba ni tab sa keyboard. Ha? Para all capital letter. And then, enter. O, tapos tanggalin nyo si caps lock ha. Yung first letter is capitalized for the address. For example, maglalagay kayo ng address dito ha. Yan, ganyan. Address ninyo ha, hindi ko address ha. Ayan. Maglagay nyo ng address dito. Yung gagawin nyo is your data ha. Huwag nyo copyin yung tinight ko rito kasi data ko to. Okay? So address ha, nag-enter ako. Village. O, nasa Garay, Bulacan. Enter. And type your mobile number. Ha? Importante yung mobile number ha. Kasi yan tatawagan kayo ng employer kung saan kayo apply. Yan. Yan. Enter. So, isa pa. So, dalawang enter ha. Pagka-enter ng dalawa, you go to align left. Ha, align left kayo. Align left. And then, i-press ninyo si, o i-type ninyo si personal position applied for. Position applied for, ha? Tapos, tab. Basta dapat yung inyong end nyo hanggang dito sa pinakagitna ng inyong address, ha? Name and address. Ano ba pinakagitna? Parang tabingi din. So, pwede nga hanggang dyan na lang. Tapos, i-press ninyo si shift, tapos colon. Si colon, nasa left side ni enter, ha? Left side ni enter. Colon or tutuldok. Yan. Sakihan ko. Yan. Ulitin ko, ha? Guys, wag po kayo maggamit ng spacebar. Wag nyo gamitin spacebar. Oh, ang tagal. Spacebar ang ginagamit ko, ha? Wag ganon. Ang gagamitin po ninyo ay tab. Si tab, nasa baba ni escape, sa left side, upper left, sa baba ni escape, nandiyan si tab. Nakasulat naman sa keyboard tab. I-press ninyo. Yan. Hanggang dyan. Hawakan si shift. I-press niyo si colon. Si tutuldok, nasa left niya, enter. Yan. And then tab, isang beses lang or dalawa. O ganyan. O let's say, ina-applyan natin ay deck, cadet. Okay, enter. Next. Personal background. So, dalawa. Ha, dalawa. Dalawang enter. Personal. Naka-left align pa rin yan. And then, press tab. Okay? Kaya pinag-typing ko muna kayo para kasi nasasana yung typing, ha? Kasi ang purpose talaga natin dito, yung mamaster natin. Okay, the same lang guys, ha? Huwag kayong pipindot ng spacebar, ha? Ang gagamitin natin ay tab, ha? Tab. Mabilis, di ba? At the same time, dito, yung colon ninyo hanggang sa dulo, pantay-pantay. Pag spacebar, tabingi yan. So, shift, colon, then tab, and type your nickname, enter, then tab,
and type birth date. Tab, 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 tapos colon, another tab. Encode ninyo kung kailan ang birthday ninyo. For example, November 12. Tapos yung date, year. Year, maglagay kayo dyan. Next, tab. Tapos, place of birth. Yan. Tab, tab, colon. So, saan kayo ipinanganak? Pakilagay ninyo. Pakilagay ninyo dyan. Ha? Kunwari lang, hindi ko, ano yan, birth, pinilagay ko lang. So, next to place of birth, of course, your height. So, ganun din, ha? Kayo na maglagay ng info dyan, ha? Hindi ko na itutuloy yan, info na lang. Ilalagay ko lang yung mga data na ilalagay ninyo. Kayo na mag-input ng accurate na ano ninyo, na data. Wait. Hold on, enter. Ay, na bahala magdugtong dyan, ha? And name of mother. Encode na lang kayo dyan, ha. Name of mother. Occupation. Ano trabaho ni nanay? Yan. Tab. Colon. Tapos maglagay ka ng data dyan. Name of father. Yan. Tapos tab. Enter. Occupation. So pansinin nyo, si occupation naka-indent kay name of mother sa kanilang father. Kasi yan ay information ng inyong nanay. Kaya in-indent natin, ha? Information ng yung tatay. So, pangalan nila at the same time yung trabaho. And skills. Paano mga skills ninyo? So let's say kayo ay pinanganak na magaling mag-drawing. Ilagay ninyo dyan drawing o maglagay kay computer literate. So that is skills ang ginagamitan ng kamay. Ay, computer literate. Ano pang skills ninyo? Yung basketball, hindi yan skills, ha? Ano sa habits yun, ha? Yung eating sa habits, reading ba, pocket books, yan. Hindi yan, ano, hindi yan skills. Ang skills natin ay yung ginagamitan natin ng likas, ha? Likas sa kamay. Kumbaga, ipinanganak ka, nagganon ka na, magaling o marunong. Okay? Next, the skills na ilalagay niyo dyan. Tapos, next to that is educational. Background. Okay? Next, enter. Tapos tab. Ilalagay natin dito kung saan kayo nag-elementary. Tapos colon, tab. Ilalagay nyo dyan kung saan kayo nag-elementary. For example, Corazon Aquino, kulang. Yan. And then below your yung word na elementary, mag-indenting kayo and then type inclusive date. Kailan ka ba na gano'n nag-elementary? For example, year 2000 up to situation, di ba? 2008. Ganyan. 2000 to 2008. Tapos, tab. Colon. So, address, saan ba itong matatagpuan itong Corazon? For example, Binondo, Manila. Yan. So, tab, and then high school. Tapos colon. And, i-type ang name of school. Kasi, for example, Jose Abad Santos. Jose Abad Santos High School. Yan. Enter. Doon ka ba nag-aral? 2008 to... Opo, sir. Oo. 2008 to 2000... 4 years, no? 4 na taon to 2012. Yan. Colon. So, Binondo, Manila din to. Kasi dyan ako nagtuturo ng senior high. Okay? College. Dito. Saan kayo nag-aaral ng college? Of course, sa PMI kayo. Ink. May ink yan, ha? So, for example, nag-aaral. Diba, graduate na. Kunwari lang ito, ha? Graduate na. Tapos ka sa mag-aaral. O kung inabot kayo ng senior high, lagay nyo junior high school,
Tapos senior high school, ha? Kung inabot kayo ng senior high. Inabot pa kayo ng senior high? Oh, no. Inabot pa. Okay, sir. Sa dalawang ano rito, ha? Junior high school. Tapos senior high school. Dalawa pala sa inyo kasi dalawang ano pala kayo. So, ganyan lang yung format, ha? Kung dyan pa rin kayo nag-aaral. Yan. Enter. So, kailan? Kunwari, 2012 to... Ay, di pa tumabot. So, kailan kasi 2016. Kunwari, 2016 to... year 2018. Yan. Enter. Sa college ninyo, for example, 2018 sa nag-college to present, kasi nag-aaral pa kayo hanggang ngayon, tumari lang ha. Hindi ko na inano yung exact ano ha, kasi di ko alam yung information. Sample lang yun sa atin ha. Tab. Colon, Quezon City, Roosevelt, di ba? Opo, sir. Roosevelt Avenue. Ano pa? Parang kulang eh, Quezon City. Sa dugtungan nyo na lang ha, kung anong complete address ha. Yan, Quezon City. And last part dito, yung last part. So again, this is just a simple resume ha. Nagawa pa kayo ng improve, ano, maganda. The educational background, then last part is character reference. So next meeting natin gawin naman yung isa. Tapos yung isa, assignment kung gagawa kayo sarili niyong resume. Character references. Pero pakinggan nyo muna, tapusin mo natin sa lesson pa bago kayo gumawa ng resume na improve na yung talagang gusto niyo mangyari. No? For example, ilalagay natin dito character references. Magbigay kayo ng pangalan teacher nyo. Isang teacher lang sa major subject nyo. Kunwari lang. Eric Guys. Duron. Okay, Mr. Eric Duron. Ayan, tama ba? O, anong position ni sir? Professor, of course. Tapos, ilalagay natin dito PMI colleges. Okay. Oh, ilagay na natin dito Quezon City. Kasi may barangay yung Bohol at Manila. And for example dito si sino pa ba, Mr. Ruel Noda, professor. Kulang ng R. Enter. Ayan. Tapos, same. So, copy-paste na ito. Alam niyo mag-copy-paste na tinuro ko na sa inyo. Copy. Paste. Control-V. Ayan. Tapos, isa na lang. So, sino pa? At least 3 character references. Guys, huwag kayong maglagay ng kamag-anak ninyo, ha? So, usually, yung nilalagay dyan, yung mga may katungkulan o may mga trabaho. Now, for example, barangay chairman ng lugar ninyo o mayor ng city ninyo kung kilala kayo o mga professors o teachers ninyo na kapag tinawagan niya ng company kasi nagbabackcheck yan, character investigation, kung ano ba ang character niyo, okay ba kayo para tanggapin ng kumpanya. Yan ang purpose ng character reference, ha? Huwag maglalagay ng kaaway, ha? Kasi alam niyo naman eh, pag kaaway, natural, sisiraan ka niyan. No? Kung nga rin Juan de la Cruz. Yeah, ganyan. Again, hindi nyo dapat ano-ano to, ha? O manager. Mare, sa Chowking. Ang Chowking yan, Santa Cruz. Mare lang yan, ha? By the way, kulang pa pala to. Hindi ako naglagay ng... Kasi importante, tinatawagan ng ano yan, ang kumpanya. Mobile number. Tapos, dito sa baba, tab, control V, kasi kinapi ko na yon. Lalagay natin dito,
09101234567. Ngayon, tapos na 'yan. Na-encode na natin. So, kulang na lang dito yung encoding ng applicant signature, ha. So, pwede tayong magbawas ng space dito. Kasi nga pagkakasahin natin isang page lang. Ha? Pagkakasahin yung isang page dito sa baba, maglalagay tayo dito ng pangalan ninyo. Pag ikaw applicant, lagay mo dyan. Okay? Sige, type lang natin. Tapos lagay natin applicant. Yan, applicant. So, magbabawas pa tayo ng isang space dito. So, ito. Yan. Tab. Tapos underline. So alam niyo na mag-underline, ha? Ito lang yun, no? Pili ng underline. Gusto mo makapal. Ayan. Underline na makapal. Okay. Kung gusto mo medyo malaki ito, ilakihan mo pa. Tama na yun. 12 lang kasi nang wala na yung applicant. Okay. One page na to, ha? Simple lang ang ginawa ko. Kasi say type mo lang file, save as. Tapos ilagay nyo, ha? Sa ito turn in ko rin. Ilalagay ko rin ito doon sa, ano, sa classroom, ha? So, activity 3. Simple resume. Yan. Ha? Desktop.